Alam niyo po, umattend ako sa isang gathering sa Manila patungkol sa Synod on Synodality. Merong isang diocesis na dinescribe ang simbahan bilang isang mamalakaya para hanapin ang mga isda. Ang mga isda na tinutukoy ay ang mga tao na malayo ang loob sa simbahan. Kaya naman nakita nila ang pangailangan na isaayos ang lambat. Paliitin ang butas nito upang mas marami ang malambat. At magagawa lang ito sa pamamagitan ng pakikinig upang magkaroon ng boses ang hindi napakikinggan. Nang sa gayon, tiyakin na walang maiiwan sa proseso, kaya naman naramdaman ng bawat isa na parte sila ng proseso ng ginagawa ng simbahan. Nakita nila na sila'y mahalaga sa mata ng Diyos at simbahan. At dito, unti-unti natin silang inilapit sa lambat ng pag-ibig. Ang kailangan lang gawin ay mas pakiputin at gawing masinsin ang lambat by listening to each other, accepting our own weaknesses, and by journeying as one church. Handa ka bang maging mamalakaya at maging lambat ng pag-ibig para sa iba? G ka ba? Gina Bishop, ang mamamalakaya at maging lambat ng pag-ibig para sa iba ay hindi madaling gawin. Noong ako ay tumugon ng oo sa gampaning ito, inihanda ko na ang aking sarili. Naranasan ko ang pakikisalamuha sa iba't ibang tao. May nakikibitbalikat at nanunuri. Hindi ito naging hadlang, kundi isang hamon upang ipagpatuloy ko ang aking gampanin. Sabi nga sa 1 Korinto chapter 10 verse 24, huwag hanapin ninuman ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Sa pakikinig sa mga karanasan ng aking kapwa, natuto akong makisangkot sa kanilang hinaing at kapighatian. Sa tulong at biyaya ng Diyos, ay naipanumbalik ko ang tiwala sa kanilang sarili at lalo't higit sa Panginoon. Ang mga pangyayaring ganito ang nagiging hamon sa akin upang patuloy akong mamalakaya at maging lambat ng pag-ibig para sa iba.